Magandang hapon po sa bawat isa. Kamusta po tayo? 9 days na lang po ay camping na po natin. At alam ko po ang bawat isa excited na para po sa camping natin. At bago po yan, ay iba't iba po ang paghahanda na ginagawa natin para po sa camping na to. Ngayon po, at katulad nga po ng mga shiner po ng ating mga pastor, sa patungkol po sa mga paghahanda na naranasan po nila para po sa camping, before camp at maging ang during camp po, ay napakinggan na po natin yung iba't iba nilang karanasan. At naniniwala po ako, marami po tayong natutunan sa mga shiner po ng ating mga pastor. At ngayon din pong hapon, dito po sa ating daily online Bible study, dito po sa Rema Pills, ay mag-share din po ako kung ano po yung mga naranasan ko na paghahanda para po sa camping. Simulan ko po nung ako po ay first time nasasama ng Believers Camp. Ngayon po ako po ay estudyante pa that time. At nung narinig ko po yung camping, ano po, para sa camping sa Piñol, ay medyo napailing po ako. Dahil medyo mabigat po, medyo malaki yung transpo plus yung campi, ano po. At bilang isang estudyante po, nag-iisip ko talaga paano ko yun mabubuo. Paano ako makakabuo ng campi at transpo. Ngayon po, so tuloy-tuloy po ang prayer, tuloy-tuloy po ang pag-iipon. Ano po, tinitipid ko po yung baon ko, yung allowance na binibigay sa akin, para po makapag-ipon kahit papano po ng paunti-unti para po sa Believers Camp. Pero alam niyo po, ilang araw na lang ay tinitignan ko po yung ipon ko ay hindi pa po talaga sapat para po sa campi at transpo. Tuloy-tuloy po ang prayer, confession, Lord, salamat sa pang-campi, salamat sa pang-transpo. Pero yun nga po, habang palapit ng palapit po ang camping, ay pakaba naman po ng pakaba yung puso ko. No po, bakit? Eh, kasi nga po, alam ko yung hawa ko ay hindi pa sapat. Pero alam niyo po, ilang araw na lang, 2 days po ata or 3 days bago mag-believers camp, alam niyo po, nagpadala po yung magulang ko ng pang-tuition fee. At nung nakuha ko po yun, ang agad pumasok sa isip ko ay pang-campi. Pero ang sabi nga po ng magulang ko, yun po ay pang-tuition fee. Pero alam niyo po, nandun po ako sa point na hati ako. Kung ibabayad ko po ba yun sa tuition fee or ipang-campi ko po muna. At i-claim po natin ang kwento, pinang-campi ko po muna. Pero hindi ko po ina-advise na gayahin po ako ng mga estudyante po dyan. Pero depende po yun sa pag kausap ninyo ng Lord, sa pag-uusap ninyo po ng Panginoon. Yan, nagpe-pray po kasi ako that time. Sabi ko, Lord, sige, gagawin ko, pagkakampi ko muna to at bahala ka na po sa pang-tuition fee. Yan, at paiklim po natin, binayad ko na po yung pang-campi. Yung tuition fee ko, binayad ko po pang-campi. At ayun po, nakasama po ako ng camping. At ano po, masasabi ko na hindi ko po pinagsisihan na sumama ako ng camp. Hindi ko po pinagsisihan na unahin yung camping. Ano po? Unahin yung pagsama ng camp. Bakit po? Kasi naranasan ko po yung anointing ng Diyos. Naranasan ko po yung pag-ibig ng Diyos. At dun ko po narinig, dun ko po nalaman kung ano po ang plano ng Diyos at kalooban ng Diyos sa akin. Kaya nga po, wag po natin imimiss ang anointing. Yes, struggle po tayo sa kampi. Yan naman po talaga ang laging unang struggle natin ay yung pinansyal. Ano po, tuwing magkakampo, yan po talaga yung struggle natin. Pero gawin po lang natin kung ano po yung best na magagawa natin. At lahat po lang yan ay hindi po masasayang sa harapan po ng Panginoon. At alam niyo po, sobrang blessed po ako hanggang pag-uwi. At ang isa pa pong nakaka-bless, pinorovide po ng Diyos, yung pang-tuition fee ko. Na, di ba po, binayad ko muna sa pang-campi. Pero alam niyo po, pag-uwi ko, may nagbigay po sa akin para po sa tuition fee. So, praise the Lord po, nakasama ko ng camp, naalaman ko ang kalooban ng Diyos, at plus, naranasan ko na ang Diyos po talaga ay nagpo-provide at hindi nagpapabaya sa mga taong inuuna siya higit sa lahat. Amen po. So, yan po yung struggle ko personally nung ako po ay college pa lang,
sisimula pa lang po sa REMA. At ito naman po yung isa po sa struggle ko naman, nung ako po ay nag-worker na. Ayan. So, nung una po, mabigat na kapag yung kampi mo, no, mabigat na po yung kampi mo, yun pa lang yung inaalala mo. Eh, how much more pa po kapag inaalala mo na yung kampi po ng iba. Ayan po, so, nung nandito na po ako sa Antipolo, ang first camp po na atin na namin ay July camp. At, syempre po, pag July camp, sali po, talagang ang sinasama po natin ay yung mga na-solvin po natin, yung mga na-sharean po natin. So, gusto po natin ay paranas sa kanila ano bang meron sa camping. Dahil naniniwala po tayo kakausapin sila ng Diyos. Amen po. So, mga baguhan po, usually, ang sinasama po natin dito. Pero may mga kasama din po tayo na mga matatagal na. At ganun din po dito. No po, nung July camp po na yun, ang kasama po namin ay mix. May baguhan at meron pong matatagal na. Plus, kami po na worker. So, isa po yung kasama ko, dalawa po kami worker. At nandun po yung struggle. At every night, iiyak ka po talaga sa Diyos. Every prayer, morning, pati po gabi, umiiyak ka sa Panginoon na, Lord, paano yung ganito? Paano yung kampi? Paano yung pang-transpo nila? Bakit po kasi pag po baguhan at nalaman nilang may bayad, aatras na po agad, di ba po? Pero, kaya nga po, ang ginagawa po natin ay inisponsoran po sila. Ano po, or nililibre po sila. Para po makasama sila. Kasi gusto po natin iparana sa kanila ang presensya po ng Diyos sa kami. So, madami po na baguhan. So, madami po ililibre ang simbahan. So, patuloy po na nagpe-pray kami, patuloy po na nagtatanong sa Panginoon, paano yung ganito, Lord, paano yung ganyan. Alam niyo po, dumating sa point na talagang struggle na ako personally. Bakit po? Kasi po, bago ako matulog, naiiyak na lang ako. Pag naalala ko paano yung pang-camping niya, paano yung pang-camping nito, paano yung transpo namin. Ganyan po, iyak ako na iyak sa Lord, na Lord, paano to? Paano to? Pero yun nga po eh, tayo po sa bawat isa, tayo po mismo yung gagamitin ng Diyos para ma-provide po or matawid po yung mga miyembro sa camping. Ikaw yung magiging Moises para matawid po yung mga miyembro. Amen po. At pekin po natin, one day na lang po camping na at tinitignan ko po yung mga camping namin. Kung po, nagpa-fundraising po kami. Ano po, after po ng prayer, sa hapon po magpa-fundraising. After po ng soul winning, sa hapon po magpa-fundraising. Amen po, bakit po kailangan natin maghanda para po sa camping? At ang bawat miyembro din po dito ay nag-iipon. Pero yun nga po ay kulang pa rin. So, chinek ko po yung pang-campi, pang-transpo naming lahat. At nakita ko po yung laki ng kulang. Ngayon po, isang araw na lang. Sabi ko, Lord, paano to? Paano to? Kinausap ko po sila, anong gagawin natin para makasama tayong lahat. Alam niyo po, nandun na after po namin mag-usap, nakapag nagkasundo po kami na kahit camping, magtitinda kami. So, ang ginawa po namin, sige, sama tayong lahat. Lakasan na po ng loob. Sama tayong lahat. At alam niyo po, gabi po bago mag-camp, nag-balot po kami na ititinda namin sa camping. So, nagtinda po kami ng mani. Tinda po kami ng lima, tigli limang pisong mani. Yung pong may asukal na mani at yung may asin lang na mani. Amen po. At pagdating po namin, nandun na kami sa campsite. Nagpahinga lang po kami ng konti dahil sa biyahe. At after po noon, nagtinda na po kami. Nag-ikot na po yung mga miyembro, nag-ikot na po kami para magtinda, mag-alok po nung tinda namin. Bakit? Kasi kulang nga po yung kampi at transpo namin. Pero alam niyo po, nakaka-bless kasi dahil po doon sa willing lang na sige, tinda lang hanggang sa mapuno yung kampi. Alam niyo po, second day na ng camping, hindi pa rin po kompleto yung kampi namin. Matatapos na ang camping, may kulang pa rin. Pero alam niyo po, salamat sa Panginoon dahil bago po umuwi, bago po matapos talaga ang camping, ay
na-provide po lahat ng pangkampi at trust po namin. Amen po. So, purihin po ang Panginoon. Madami talagang struggle. Before camp, maging during camp, struggle ka pa rin na paano to, kulang pa ng 100, kulang pa ng 200, kulang pa ng ganito, yung pangkampi, pang-transpo. Pero magtiwala lang po tayo sa Panginoon. As long as ina-actionan mo, kumikilos ka, sasamahan ka ng Panginoon. Amen po. So, yun po yung isa sa mga struggle na naranasan ko po bago mag-camp at during mag-camp. Purihin po ang Panginoon sa mga nakasama po nung camp na yon, ng North Zagaray, hanggang ngayon po nagpapatuloy po yung iba. Yes, may mga hindi po nagpatuloy, pero naniniwala po ako na taliman sila. At sa mga nagpapatuloy po, glory to God, hanggang ngayon po sila po ay nagagamit dito po sa Rema Antipolo. At ngayon nga po, sasama sila ng Believers Camp. At nakaka-bless po kasi mostly po ang mga sasama po, mga miyembro po dito ay mga estudyante, yung mga bata pa po. At pag po mga bata pa or mga estudyante, syempre po talagang mahihirapan po makapag-ipon. Pero nakaka-bless po kasi gumagawa sila ng way para po makapag-ipon sila, para po makasama sila sa camp. Katulad po ng iba't ibang outreaches po natin dito sa REMA, gumagawa po tayo ng paraan at napaka-creative na nga po ng REMA. Ano po? Bakit? Kasi dati po palitaw lang, dati po ay karyoka lang, ngayon po ay iba-iba na po yung tinitinda natin para lang po makasama ng camp. Amen po? At ganun din po dito, sila po ay nagtitinda ng suman. Nakwento na po ito ni Pastor Boy sa Rizal po, sa district po dito, ay ang fundraising po namin ay suman. At yun nga po ang tawag ni Pastora sa amin ay suman cum laude. Ano po, so bakit eh talaga po, eh halos everyday po, nandun na isisingit po talaga yung fundraising. Bakit po? Eh kasi kailangan mabuo yung campi. Pero alam niyo po, purihin ang Panginoon kasi marami na po sa amin na puno na po, buo na po yung campi. At kung meron pa pong kulang, ay konti na lang po yung pinupunuan. Bakit? Kasi inactionan po ng bawat isa yung faith po na mapuprovide ng Diyos ang pangkampi at pang-transport. Amen po. At naniniwala po ako sa bawat isa din po, iba-iba yung ginawa mo, iba-iba yung strategy na ginawa mo para makaipon. Pero lahat po ng iyan, naniniwala ako, ay hindi po mababaliwala sa harapan po ng Panginoon. So hanggang ngayon po, may mga kulang pa po, pero salamat po sa Diyos kasi patuloy po na pinagpapala niya anuman yung gawin ng mga kabataan po dito, anuman yung itinda nila ay nauubos. Kahit paulit-ulit po, hindi po nagsasawa yung mga tao sa suman. Amen po. Basahin ko po dito sa Genesis 30, 32 verse 30. Sabi niya po dito, ito po yung kay Jacob. Nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Amen po. So si Jacob po, ang sabi niya dito, I saw God face to face. At bago po yun mangyari, bago po niya maranasan yung face to face ang Diyos, ay nakipagbuno po muna siya. Kung babasahin po natin yung nasa taas po na mga verse, si Jacob po ay nakipagbuno muna. Hindi niya binitawan yung tao na yon hanggang sa mag-uumaga na. Hindi siya sumuko. Bakit? Ang gusto po niya, i-bless siya ng taong iyon. At sa atin po, sa bawat isa po sa atin, naniniwala po ako, kaya ka nagpapagod, kaya ka nagtitinda, kaya ka nagpa-fundraising, kaya ka gumagawa ng paraan para makasama ng camp kasi gusto po nating maranasan ang Panginoon. Gusto mo maranasan ang anointing at ang presensya ng Diyos. At katulad po ni Jacob, hindi po siya nabigo. At naniniwala po ako, hindi ka din bibiguin ng Diyos. Naranasan mo na po ba na higa ka na lang at hindi ka na makakapagbihis sa sobrang pagod? At minsan hindi ka makatulog, kakaisip paano yung pangkampi, paano yung pangtranspo. Amen po, lahat po tayo nakakaranas niyan, mga struggle bago mag-camp. At kahit po nasa biyahe na, even nga po, sasakay na lang ng sasakyan, may problema pa na pagdadaanan. Sasakay na nga lang, pipigilan pa. O kaya aalis na nga lang ng bahay, hindi pa papayagan. Amen po, iba't ibang struggle, iba't ibang hirap o hadlang
ang gagawin po ng kaaway. Pero, huwag po tayong sumuko. Piliin mo na makasama pa rin sa camping. Face-to-face man po yan o online. Naniniwala po ako, katulad po ni Jacob, dahil hindi po siya sumuko. Sabi niya po doon, I saw God face-to-face. So, face-to-face man po sa Piniel, o online po sa bawat simbahan o sa bawat bahay, naniniwala po ako, pararanasan mo ang Diyos. Kasi ang Lord po natin ay omnipresent. Wala po siya sa isang lugar lang, kundi nandun po siya sa bawat lugar na kung saan nagkakatipon po ang mga taong uhaw sa Kanya. Amen po. So, kailangan lang po talaga natin tiyagain, lagpasan yung mga struggle na pinagdadaanan natin. Dahil ang pangako po ng Panginoon, makukuha mo kung ano yung gusto mo, katulad po ni Jacob. Ang anointing na gusto mo, ang presence ng Lord ay mararanasan mo sa camping. So, papawiin po ng Diyos lahat. Naranasan mo mag-struggle financially, naranasan mo mag-struggle sa pag-iisip ng mga bagay-bagay, pero lahat po ng yan ay sulit papawiin, aalisin ng Diyos sa camping. Amen po. So, magtiwala lang po tayo. So, konting tinda pa, konting alok pa. Ano po, kakaisip, sino kayang aalokin ko, pero matatapos pong lahat ng yan. At naniniwala po ako dahil hindi ka nagtipid. hindi mo binigo ang Diyos sa sumama ka ng camp. Hindi ka din bibiguin ng Diyos sa camp. Higit pa sa expectation natin, higit pa sa gusto mong mangyayari sa camping, ang ibibigay po ng Diyos sa bawat isa nagpagal, sa bawat isa nag-expect, sa bawat isa na-excite sa ipaparanas po ng Panginoon. Amen po. So, yung anointing, habulin po natin. Patuloy natin kunin yung anointing. Patuloy po tayo na magbabad sa presensya ng Diyos sa anointing. Kasi ang anointing po ang magpapalakas sa atin, ang magbibigay sa atin ng lakas para magpatuloy. Kung drain ka na, kung pagod ka na, physical, emotionally, maging sa pag-isip po, ito po yung time na tayo po ay magpapalakas, magre-recharge sa presensya ng Panginoon. At ang anointing na to ay patuloy po na ibibigay ng Diyos para po mapalakas sa atin at para po gamitin tayo ng Diyos. So, katulad po ng tinuturo sa atin, ang anointing po ay para hindi lang maging okay yung physical na, yung emotional natin, yung pakiramdam natin. Hindi lang para maging maganda to, no, ma-enjoy mo, umiyak ka doon sa camping, kundi para bigyan po tayo ng abilidad na gawin ang trabaho ang binibigay sa atin ng Panginoon. Amen po, so close ko po sa kwento na to. Ayan, so nakikita nyo po, meron po akong hawak. Ito po ay panghilod. Ayan. At marami po tayong makikitang panghilod. Pero ito po ay hugis kamay. So, naniniwala po ako dahil hugis kamay po ito. Hindi ito para sa paa. Hindi ito para sa pang-ulo. Ano po? So, ito po ay para sa kamay. So, para po pag naghilod ka, magiging mas easy po. So, ito po ang purpose. Kung bakit ito ginawa ay para po sa kamay. Ano po? Para ipit ito sa kamay at maging easy po natin na magamit. Amen po. At katulad po nitong itong bagay na to, itong panghilod na to, ay ganun din po sa atin sa paglilingkod. Ano po, may purpose po ang Diyos. Pwede mong sabihin na hindi dito lang ako, hindi ito lang ako, hindi ito lang yung gagawin ko. Pero yan ba ang purpose ng Diyos? Yan ba ang calling ng Diyos sa'yo? Yan ba ang pinapagawa ng Diyos sa'yo? Katulad po nito, pwede mo itong lagyan na lang ng bagay. Ano po, pwede mong lagyan ng kung ano-anong bagay. Pwede po kaya, pwede din po na hindi mo na ilagay sa kamay mo, sa ipit sa kamay mo, pwede mo pong diretso pang hilod na lang. Pero hindi po yun yung purpose kung bakit ginawa itong itsurang kamay. So, ginawa po to para ilagay mo sa kamay mo, ipit mo sa kamay mo, at magamit mo ng easy. Amen po. At ganun din po tayo. May purpose po ang Diyos sa bawat isa. At malalaman mo yun kapag nasa camping ka. Malalaman mo anong kalooban ng Diyos sa'yo, malalaman mo kung ano yung sinasabi ng Diyos sa'yo, malalaman mong sagot sa tanong mo kapag nandun ka sa camping. Malalaman mo na hindi pala ako dito tinawag ng Diyos, kundi dito. So, ipit po natin yung sarili natin, habulin natin yung anointing, habulin natin yung
kalooban ng Diyos, ipasok mo ang sarili mo, ipit mo ang sarili mo sa kalooban ng Diyos. At malalaman lang po natin yan during camping. Sa sobrang lakas po ng anointing, magiging malinaw sa atin ano pa ang mga pinapagawa ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen po. So yun lang po. Mahal po tayo ng Panginoon. Gusto po ng Diyos na marinig mo kung ano yung mensahe sa iyo ng Diyos at kung ano pa yung mga papagawa niya sa iyo. Kaya po, ready na ang Diyos, nakatagpuin tayo. Dahil ready ka, nakatagpuin siya. Naniniwala po ako, mas ready ang Diyos. Nakatagpuin ang bawat isa, face-to-face man or online po. Ngayon po, close ko po dito sa 1 Corinthians 15:58. So, nakalagay po dito na huwag po tayong magsawa. Ano po, huwag po tayong magsawa na gumawa para po sa Panginoon. Ngayon po, basahin ko po dito. Sabi niya po, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Alam ko po, napagod ka. Hanggang ngayon, struggle ka pa sa kampi, at yung iba po, struggle sa pagpapaala o struggle sa schedule. Pero sabi po ng Panginoon, hindi masasayang anumang isasacrifice mo, anumang ginagawa mo. Pagod ka physical, kakatinda, kakapundraising, or pagod ka kakaisip paano yung ganito, paano yung ganyan. Sabi niya po dito, hindi yan mababaliwala. Alam po ng Diyos kung sino ang nagpagod sa hindi. At ibibigay po ng Diyos ang lahat. Papawiin niya po ang lahat ng pagod na naranasan mo dahil hindi ka sumuko, hindi patuloy ka na lumapit sa Panginoon, patuloy mong siniksik ang sarili mo sa pamagitan ng pagsama sa camping, face-to-face man o online po. Ganun po. So, yun lang po. Nawa po, may natutunan po ang mga isa. Sige po, yuko po tayo. Ama, sa pangalan ni Jesus, Father Lord, papasalamat kami sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo sa bawat isa, O Diyos. Naniniwala kami, Panginoon, na may gagawin ka sa camping, Panginoon, at patuloy mong liliwanagin ang mensahe mo sa bawat isa, O Diyos. Salamat, Lord, na excite kami, Panginoon, sa mga gagawin mo pa, O Diyos. At naniniwala kami, ipoprovide mo lahat ng pangangailangan namin, Panginoon. Bibless ko po ang bawat isang nakikinig at nanonood, Panginoon, sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Salamat po sa bawat isa. See you po sa camp.